mahabang na bibig. Kinagat ko ang labi ko habang pinagmamastan siya. He licked my hands. Ang mga pawis mula sa kanyang noong bumabagsak sa kanyang panga, sobrang nakakaakit sa kanya. At hindi ko maintindihan kung ano ang nararamdaman ko ngayon. He slowly looked up on me, wearing the look I've never saw. I unconsciously withdrawn my hands from mouth and put my hands back on my wet flesh. Pinikit kong mata ko at pakiramdam ang nakababaliw na sensasyong ito. He impatiently looked at me with full of lust. Parang ang pader na kanina niya pa ay tinatayo ay nagiba na. I'm sorry, mahal, but I cannot control this anymore. Hinawakan niya ako at tinalikan sa labi, the way I've never felt before. Tinaas kong kamay ko at pinilupot sa kanyang leeg. Naglalakbay ang init sa loob ko. I kissed him back with equal passion. Napaungol ako na magsimulang maglakbay ang mga kamay niya sa katawan ko. Sobrang init ng kamay niya. Lalong lumalalim ang kanyang mga halik at ako'y lubos na nadala. Stay still, let me handle this, he said when I was about to touch his shaft. Malapit ng kamay ko, ngunit hinawakan niya ako at inilayo sa kanya. We are still kissing each other. Pakiusap, hawakan ko to, I said pleadingly, then attempt to touch it pero pinigil niya ulit ako. Please, I pleaded, dinilat ang mata. Tinitigan siya sa namumungay na mga mata. Di siya umimik, but then he held my hands and guided towards his. Nasa gitna kami ng kalsada, for Pete's sake, but I don't care. I felt his hard on when my hand hit his pants. Napanunok pa ako dahil hindi ko naman talaga alam ang gagawin. This is my first time. I unbuckled his belt. It was hard-bitten because we are in the car and because we're both lighting, igniting body heat. The space is not enough, but it doesn't matter anyway. Gusto ko talaga siyang hawakan. Nang tuluyan kong makalas ang kanyang sinturon, nanginig ang kamay ko habang hinahawakan ang mismong pribadong parte ng katawan niya. Tila hirap na hirap ito at unti-unti kong ginalaw ang kamay ko. Keep stroking, mahal. It's like music to my ears. Kahit kinakabahan ako, pinagpatuloy kong ginagawa ko. Patuloy ko itong hinahaplos at inilalagay sa aking bibig. Ano ba, Kat? Siguro nabigla siya sa ginawa ko. Siguro gumagana na yung gamot na niligay nila sa ininom namin. Sa isang iglap, hindi ko napansin na kaubad na pala kami. Hinanap agad ng mga kamay niyang sensitive part ko and I can't resist the warmness he sent to me. Binuka ko ang paa ko, tinanggap ko siya. Pinasok niya ang gitnang daliri sa loob para napabuntong hininga ko. Napaka-pamilyar ng pakiramdam na ito. Parang nangyari na. Then I remember those creepy nights na akala ko nananaginip ako pero alam kong hindi pala. Pakiramdam ko, napakaliit ng sasakyan para sa aming dalawa. Kahit si Dan hindi makagalaw ng maayos. Laking gulat ko nang buksan niya ang pinto ng kotse at sinabihan akong umalis habang dahan-dahan akong tinutulak papalabas. I was about to ask why but he just smirked drunkly. I got out of the car. Mabilis siyang lumapit sa akin at tinalikan ako ng madiin. Nilagay ko ang mga kamay ko sa leg niya habang hinahalikan siya pabalik. Dinuhat niya ako at sinandal sa hood ng sasakyan. Naramdaman ko ang paghihirap niya. Napaungol ako ng dilaan niyang leeg ko. Ramdam ko ang init sa loob ko. After a minute, huminto siya at tinalikan ako. Pareho kaming hinihingal na maghiwalay ang aming mga bibig. Diretso ang tingin niya sa akin at, mahal na mahal kita. Hindi kita bibitawan. Akin ka na forever. Kakaiba ang mga titig niya sa akin. Ito ay isang bagay. Alam mo na mahal din kita, Dan. Hinalikan niya ulit ako. Kailangan na nating umuwi. Tumango ako sa kanya. Inawakan niya ang kamay ko at iginiya ko sa sasakyan. Sa bahay na lang natin ituloy, mahal. Isang mabigat na kamay ang nakapatong sa aking bewang pagkadilat ko ng aking mata. Napakurap ako ng dalawang beses bago na pagtanto kung ano ang nangyari kahapon. Bar, mga kaibigan, drug, kotse. Lahat ng sulok ng bahay na to. Holy cow! Ginawa ba talaga natin? Napakapit ako na mahigpit sa kumot at tinitigan si Dan. Napasandal ako sa headboard ng kama. Napangawi ako dahil mahapdi ang ibaba ko. Pinikit ko ang aking mata. Hindi ko pinaghisihan ang bawat pulgada nang nangyari sa amin kahapon. Sobrang saya ko dahil siya ang una ko. Nagmulat ako ng mata dahil parang may nakamasid sa akin. And right there, Dan is smiling while intently looking at me. Napahawak agad ako sa mukha at kinapaka pa. Baka may laway pa ako. Thanks God, wala. Good morning, mahal ko. Tinitigan ako, tinilang ng bahagya, kaya pumantay ako ng higa sa kanya. Good morning din. Bati ko pabalik at medyo hinila pataas ang kumot para takpan ang dibdib ko. Umisi naman siya. How's your sleep? I felt his hand under the sheet. Gumagapang pataas sa aking dibdib. Dan, saway ko sa kanya. Di ba ito pagod?
Madaling araw na nga tumigil kanina. Numiti siya at pinatakan ako ng halik sa labi at inilayo ang kamay sa akin. Bigla siyang tumayo kaya't nagulat ako at napatakip sa mata. Ano ba, Dan? I heard him chuckled na kinaintig ng pisngi ko. I am proud of myself, mahal, and don't cover your lovely eyes. You enjoyed this last night. Ramdam ko ang ngisi niya sa bawat salita. Nakakahiya. Magdamit ka na nga. Namumutlang pisngeng sabi ko, habang nakatakip pa rin sa mata. Baka naman sabihing ine-enjoy kong pagmasa na maskulado niyang pangatawan. I'll just take my bath. Natatawang ani at narinig ko ang pagsarado niya sa pinto ng banyo. Binaba akong kamay ko at huminga ng malalim. Bumangon na ako at tumiretso sa closet. Nagdamit ako at mababa sa kitchen para maghanda ng almusal. We need to go in the office. Kumakanta-kanta ako na isang mainit na kamay ang pumulupot sa aking bewang. Dan kissed my cheeks. Ano ba, Dan? Di pa ako nakakaligo. It's okay, mahal. Mabango ka pa rin naman. Binitawan niya ako at sumandal siya sa table. Pinapanood ako magluto. Bacon, egg, and hotdog ang niluto ko for our breakfast. Pagkatapos namin kumain, siya na nagpresentang hugasan ng mga plato. Umakit ako ng kwarto para maligo. Pagkatapos nagpalit ako ng office attire at inayos ang aking mga gamit. Na makababa na ako'y nakaupo si Dan. Nilingon niya ako, tumayo siya upang salubungin ako. I smiled back at him. Bago kami naglakad palabas ng bahay, pinagbuksan niya ako ng pinto ng sasakyan. Masaya kami nag-uusap hanggang sa makarating kami sa kumpanya. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Bati ni Lucas nang makalapit sa amin. Good morning to Lucas. I greeted back. Dan gave Lucas a glare. Tinapik ko naman ang kamay ni Dan. May meeting kayo mamayang 10 a.m., sir. Tumango lang si Dan at tinila ko palayo sa kanyang sekretarya. What is that, Dan? You're being rude. Lucas is your secretary, so you have to be nice to him. Sermon ko sa kanya nang di ko namalayan. Nakapasok na pala kami sa kanyang opisina. Tumigil siya sa paglalakad at tinarap ako. Why are you so concerned about him, huh? Tinaasan niya ako ng kilay. Napakunot ako ng noo. Ano? Come on, mahal. Hindi ko gusto ang tingin niya sa'yo. Alam mo, ayoko may tumitingin sa'yo ng ganon. I sighed, I held his arm. Pati ba naman yung sekretary mo pagsisilosan mo pa? Hinaplos ko ang kanyang braso. Kahit sino pang magpakilalang lalaki sa akin, Dan, hindi magbabagong isip ko. Wala kang dapat ikaselos, okay? Tsaka hindi naman ako interesado sa kahit sino, sa'yo lang. His face softened because of what I said. He pulled me for a hug. Marahan niyang hinahaplos-haplos ang aking buhok. I love you so much, mahal. Always remember that. Dahan-dahan siyang yumuko at tinalikan ng buhok ko. Inangat ko ang tingin ko sa kanya, looking straight at his. Mahal na mahal din kita, Dan. I know you already know that. His smile widened. Nagkatitigan kami sa mata na makarinig kami ng katok. Come in! Malamig niyang sabi. Bumukas ang pinto at sumilip doon si Lucas na nakatungo at nahiyang mag-angat ng tingin kay Dan. Ito ay agad hinapit ni Dan ang kanyang kamay sa aking bewang. Tss, possessive? Sir, magsisimula na po ang meeting ninyo. Dumating na po si Mr. Solano, sir. Naghihintay po sila sa'yo. Nangihiya pa siyang umiti nang tumingin siya sa akin. Napansin ko naman ang paghapit pa ni Dan sa akin, papalapit sa kanya. Okay, susunod ako. Tumango ang kanyang sekretarya at isinarado ulit ang pinto. How dare he smile to you? Marahas niyang sinundan ang tingin ang nakasaradong pinto. I pouted. Here we go again. Kailangan mo nang pumunta sa meeting mo at baka malate ka pa. I'll just be in my office, tatapusin ko yung mga papeles doon. Pag-iiba ko ng usapan. Tumango lang siya at binigyan ako ng halik sa labi. Okay, mahal. Maghintay ka dyan at huwag mong i-entertain si Lucas. Nagkibit-balikat lang ako at gumiti. Opo, sir. Nagsalut pa ako. Sabay kaming namabas. I go straight in my office while Dan headed to the conference. As soon as I entered my office, muntik na ako matumba sa gulat at kaba na makita ang mami ni Dan na nakaupo sa civil chair ko habang nakatingin sa akin ng diretso. Anong ginagawa niya sa loob ng opisina ko? Inayos ko muna ang sarili ko bago naglakad patungo kay Mrs. Lincoln. Good morning, ma'am. Umiti ako sa kanya para itago ang awkwardness na nararamdaman ko. Tumayo siya mula sa civil chair at umikot para pumunta sa aking harapan kaya mas lalo ako nagangat ng tingin. She dared to look at me from head to toe. Mas lalo akong kinabahan dahil sa kanyang tingin. Cat, right? Tinaasan niya ako ng kilay. Opo, ma'am. Nagbaba ako ng tingin dahil hindi ko kayang salubungin ang kanyang mga titig. Paano ko nagustuhan ng anak ko? She looked at me like she's looking into the most disgusting creature. Di ako nakasagot.
Nawalan ako ng tapang. Oh look, Iha. Straight to the point, I don't like you for my son. Hindi ikaw ang babaeng para sa kanya. My son doesn't deserve someone like you. Hindi kayo bagay at hindi kayo magiging match. Kung perang gusto mo, I can give you that. How much do you want, huh? 20 million? 30 million? I'm sorry, ma'am, but I'm not interested with your money. I love your son and not his money. Namuo ang luha sa aking mata. Di ko nagastuhan ang kanyang sinabi. I can't believe she's throwing all this in front of me. You love him? Really, huh? I know what's in your mind, woman. Inaakit mong anak ko dahil sa pera niya. You are seducing my son. Magsasawa din ang anak ko sa'yo at kapag nangyari yun, magiging basura ka din kagaya ng ibang mga babae niya. Hindi ko na napigilan pa ang aking mga luha. I was longing for true love. My mom and dad left me. I don't want Dan to leave me also. Mahal na mahal ko siya. Ma'am, I have no intention about Dan. Mahal ko po ang anak ninyo. Sabi ko habang humihigpi. Hindi ko matanggap ang mga binabato niya sa akin. No intention, ha? Huh? Kung ang anak ko napapaikot mo to tell you this, mag-asawa din sa'yo si Dan. She smirked evilly. You don't have your parents, right? Nagtatrabaho sa isang restaurant? I wonder if you're still eating 3 times a day. She said while grinning. Ikaw muna ang maid ni Dan. Paano yun nalaman na yun? Pinaimbestigahan niyo ba ako? Oo, hindi ko itatanggi dahil totoo yun. Hindi ako sumagot. Pinunasan kong luha ko gamit ang likod ng kamay ko. Then you seduced him. And now he's your boyfriend, ha? Huh? Humigpit ang hawak ko sa bag ko. Hindi ko siya nanligaw, ma'am. Dan has its own decision. Dahan-dahan kong sabit, pilit kinakalma ang sarili ko. Oh, kawawa ka't iyong pamilya. Baka ang iyong parents hindi nag-exist in this world without nothing. I pity your family. You cannot buy anything you want, that's why you seduced my son. But well, it's okay. Pag nagsawa ng anak ko sa'yo, he will dump you like a trash. Leave you alone just like how your parents left you. You will be left alone again. And when that happens, oh dear, babalik at babalik ka sa lupang pinangganingan mo. Mas lalo ko naluha sa kanyang sinabi. Masyado siyang harsh. Hindi ko naman kailanman inisip na akitin ang kanyang anak para lamang sa pera. And I would not accept that she mentioned my family. She don't have the right to insult them. Please ma'am, nagmamakaawa po ako sa inyo. I love your son, believe it or not. I don't care about his wealth and please, please ma'am, don't ever mention my family here. They have nothing to do with this. As long as I can calm and handle my madness to her because of insulting my parents, magtitimpi ako dahil naapi rin siya ng taong mahal ko. Shut up, bitch. How dare you seduce my son? I was shocked of her sudden movement. She slapped me. Nahulog akong bag ko na hawak dahil sa gulat. Napahawak agad ako sa aking pisngi. Leave my son alone. He doesn't need you. Go back to where you belong. Hindi ka nababagay dito? Bigla niya akong hinaklat sa kamay at sayo mo lang hilahin palabas ng opisina ko. Nagpumiglas ako. Nagkakamali ho kayo, ma'am. Wala ho kong binabalak na masama sa anak ninyo. Mas dalo ko napahagulhol. I said shut the hell up. I don't want any of your stupid reason. I know how people play. You are nothing just like your parents. I cannot handle this anymore. Okay sana kung ako lang iniinsulto niya, but not my parents. She don't have the right. She don't. Binaksikaw ang kamay niyang nakahawak sa kamay ko at matalim siyang tinitigan. Do not ever say those words again towards my family. Tinalikuran ko siya para pulutin ang bag ko. Napahiyaw ako sa sakit ng marahas na hinila niya ang buho ko kaya't napatayo ako. Numuwi ako sa sakit. How dare you talk to me like that? Inila niya ako palapit sa pader at pilit ay sinubsob doon. Tandaan mo, you are just one of Dan's toy, bitch. Hindi ko nakayanan ang ginagawa niya kaya naman nagpumiglas na ako. Nang makawala ako sa kanyang hawak, kinarap ko siya at sinampal. Nagulat siya pero sandali lang mas lalo ng lisik ang tingin niya. How dare you? Mabilis siyang lumapit at tinampas ako sa dibdib. Dahil din siguro uminit ang ulo ko na itulak ko siya ng malakas. Gulat ko siyang sinundal ang tingin hanggang sa mauntog to sa pader at napahiga sa semento. Ma'am! Sigaw ko habang nagpapanik. May nakita akong dugo. Anong nagawa ko? Di pa ako nakaka-recover sa gulat, bumukas ng pinto at pumasok doon si Dan. Hi, mahal! Natigil siya sa pagsasalita na masulipan ang kaninang tinititigan ko. Mom? Napatras ako nang nalapitan niyang kanyang ina. What the heck, Kat? What happened? Di ako makasagot dahil mas lalo ko naiyak. Binuhat niyang kanyang ina. Umuwi ka na muna, Kat. Mag-uusap tayo mamaya.
He said coldly at mabilis tumambas ng opisina ko, buhat ang kanyang ina. I'm sorry, hindi ko sinasadya, I whispered. Ilang minuto ako natulala sa nangyari bago nagmamadaling pinulot ang bag ko at lumabas ng opisina. Di ko na naabutan ang kotse ni Dan, marahil mabilis tong dumiretso sa ospital. I'm crying while waiting for a cab. Wala ko ibang nararamdaman ngayon kundi ka ba. Malamang idedemanda ako ng nanay niya pag gumaling na siya. Umiiyak akong lumabas ng taxi at tumakbo papasok sa bahay. I don't know what to do anymore. I need to go. Hindi na dapat ako maabutan ni Dan dito. Hindi ko kakayanin kung si Dan mismo magagalit sa akin. I saw how his cold eyes are. Kanina na makita niya ang kalagayan ng kanyang ina, dumilim ang kanyang mukha. Tila galit ito. Of course he is. That's her mom. I know he's angry of what happened to his mother and I cannot blame him. Sana hindi na lang ako lumaban. Sana hinayaan ko na lang siyang saktan ako. Hindi ko sinasadyang matulak siya. Nainis lang ako dun sa mga sinasabi niya. Dinamay niya pa mga magulang ko. Nasaktan ako pero sana hindi ko pa rin yun ginawa. Kung tatakas ako, mas lalong sasabihin na guilty ako. Pero kung mananatili ako at kapag nagising ang ina ni Dan, ididiin niya ako at hindi ako makakalaban dahil mas makapangyarihan siya kumpara sa akin. Siguradong sa kulungan ang bagsak ko. At dahil galit si Mrs. Lincoln, alam kong gagawin niyang lahat para pahirapan ako. I saw how determined she is to get rid of me at ayaw niya ako para sa anak niya. Mabilis kong nilagay sa maleta ang aking mga damit. Binuksan ng closet kung saan ko nilagay ang mga perang naipon ko. Sinukso ko din to sa loob ng maleta. Kailangan ko makaalis dito bago pa ako maabutan ni Dan. Alam na alam ko kung gaano niya kamahal at kung gaano niya nirespeto ang kanyang ina. At alam ko din kung sinong poprotektahan niya kapag may nangyaring masama sa ina niya. At walang ibang sisisihin kundi ako. Tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko to tinignan kung sinong tumatawag. It's Dan. Hindi ko sinagot at hinayaan lang na mag-ring ang phone ko. Pinahid kong luha ko at tumayo na. Nag-beep muli ang phone ko at text from him. From mahal ko. Nag-aalala ako pero hindi ko kayang iwan mag-isa si mama dito sa ospital. From mahal ko. Wait para sa akin. Uuwi ako mamaya. Pag-uusapan natin ang nangyari. Mahal kita at di ko siya nareplyan. Piratay ko ang phone at sarilid sa bag ko. Tinungo ang pinto palabas ng aming kwarto. Habang umiiyak na naglalakad sa pasilyo, napatingin ako sa pinakadulong kwarto. Ang kwartong pinagbabawal buksan ni Dan. Na-curious ako sa kwartong iyon. Binaba akong maliit at naglakad palapit. It was locked. Pumasok akong maliit sa kwarto namin at binuksan ang drawer ni Dan. Kusan...